Hello, ako si Juan. Ang topic na subong party sa seleksyon, to be exact, May 10 o 10. Kasi sa mga lantawil subong, gina-encourage yung kamo magboto. Pag sa mga 18 and up, no? Pag kung legal na kamo, sa mga kabataan da, kaya man subong ang damo ang magboto, no? Kumpara sa mga tiulang. Dahil dito magsalay sa mga tiulang, kita nga bata ang maka-change sa nga ng no, sistema subong. Kung wala pa mo ka pa-restore, gina-recommend ko gina pa-restore na mo subong sa tang temprano. Hindi niya pagulat ang mag-May. Balang ko may guro, hindi niyo gusto nga magpila pada nga lapit na lang eleksyon. Sa ako lang yung opinion, importante kayo magboto kita tanan. Balang ko iba sa inyo, siguro niya tamad. Aminong ko sa inyo. Bisan ako mismo yung natamad ko magboto. Kung ako pa makuto niyo, balang niyo ko ano yung sabak ko. Kamu na lang nga, may una nga kamuda. Pero since subong may mga picos na siya nang maisip, no? May mga smart mapek na dakad medyo high-tech na gawa. Ito ginaganahan ko magboto, bla. Nagparal niya sa akong opinion na kung ganyang mabulig sa mga picos ng mga makinang ng mga machine, bla. Kumpara sa mag-isip sa mano-mano, kayo sa mga mano-mano niya, pwede nila maisla ng buto mo eh. Pero kung mga machine ang mag-isip, kagamay isang sense na mag-ano sila mag-denaya sa butuhay, mga 5 to 10% na ganyan. I mean, kagamay, not unless yung mag-brand out na or ano, pero as in, kumpara sa butuhay ng magmano, madugay, kag, pwede na matamper by 70% ang pagdaya. Bala ko ibang sinyo, takan magboto, gambal, siguro nga, amuman na slagya po na, bayan na slada. No, pero subong, laing gidya subong ang change. Pareho sa ginambal ko nga machine, kumpara sa manumano ng pagboto, laing gidya ang machine, so kapatid ko nga, dako ang change sa pagbutuhay. So, gina-encourage ko, kamutanan yung magpa-restore na ako magboto. Kaya ako mismo nagpa-restore na ako. Nakapa-biometrics na ko da, nakapa-picture, no? Kagang experience ko sa pagka-restore ko, medyo hindi mayo. Pero okay man niya, pero ang hindi lang mayo nga part sa pagpa-picture ko, ay mga katatlong ko sa babae, yung pa-picturean, ang muna nga tabuo. Okay, Juan, dire ang kamera ko, tulok di ha. 1, 2, 3. Ay, hindi mo piyong, liwatan ta ha, nagpiyong ka daan eh. Okay. 1, ano na, smile mo man kayo ha? Smile lang normal? I was like, whatever. Pag kong magpila, kung galing nag-imo ko, di sa nga ako nga example, no? Nga ang circle, blamba nila, i-fill up mo gay. Pero sinasang example ko, no, arere. President, makita niyo magurong president, the bird, cat, Juan Lee dog. Magboto ka mo, i-fill up yung personal na circle. No? Kag sa mga vice president naman, aray yung example, Juan Lee, Juan Lee, Juan Lee, kag all of the above. Tay, ang ako, hindi nga naging circle ng all of the above eh. Pero personal ba ko, i-circle nyo agad, example lang ha. So, mula man ba ko sa tanan nga taliyo, buto, ito mo sa May 10, kung may birthday man da sa May 10, or may laktan ka mo, PSM ka mo, or may kantuan ka mo, taliyo, i-cancel nyo lang ang inyong appointment. Kaya ang pagkanto niya sa mga birthdays, mga kilala niyo, or may lagawan ka mo, pwede niyo na may mudad daw ya. Pero ang pagboto, once in 4 years or 6 years. So, malamang ba ko sa tanan, kaya encourage ko mo tanan, nga pala yung boto, kasi Juan Lee maboto. So, ang isipon niyo, boto ka mo hindi tungod para sa lawas niyo, kundi para sa mga next generation ng mga kabataan da. Bisa ng pagbago, hindi tama agyan, pero para sa mga kabataan to sa next na generation da, sila ang maka-experience ng ayo. By the way, sa mga kandidato talaga le, mga ma'am, mga sir, palihog lang gida. Palihog lang, hindi sa gipatapit mga tsura sa NDN, sa mga kurinte, sa mga poste. Kaya ba yung balantaman guro, hindi na nga tao na gustuhan magtulok sa inyo mga nawong, no? Kung saan din makasalumod man eh. Mayroon tani kung si Christine Hermosa, patapit mo na kay tulokon tani Juan? Or si Melay? Or ambot? Okay, joke. Okay, butang ang joke sa kilid. Kagantis, kung gusto mong magwa, gusto ko mag-quick review about mga presidential candidate, no? Okay, unahan ta si Villar. Si Villar naman, permiso gambal nga halin sa mahirap. Kung mahirap, tinga ang magasto ka sa 2 kabilyon para sa imong campaign ad. Amo na hindi, dala kalibog ang ulo ko. Talagang skandal ni Villar ng C5 extension. Amo pa ginang rason ko nga ay hindi ko mabuto siya. Kaya sa C5 daan, ang iyang lupa, ginpagyan niya sa highway. Kaya kung tsaktong isip mo, anong rason? Siyempre kung susako naging nga rason, naging ubraya para to siya nga personal interest, kag para mga pangwarta eh. Kagang hamba nila nga Villar para sa mahirap, ang amo na nga linya, naging na-remind yung back in 1998, nung duman niya si Erap, ang bali, Erap para sa mahirap. Kung gusto mo gamit mabulig sa tao, ang 2 kabilyon, pwede pa na makapasiminto sa mga kalsada, makahimok ka sa mga taytay. Pero I mean, muna ang bali lang mahirap. Kag kay Noynoy Aquino naman, kung balong tagin man nagsikat si Noynoy tungod kay napatay si Cory Aquino. I mean, rest in peace. Sa kadugidugay siya sa Senado, anong inhimo yung bill? I mean, anong ubrida? Nagahulat lang sang monthly ang sweldo. Pero I mean, correctional niyo ko kung sala ko, muna mamba ko lang. Yung pagkabot kay Gibo, ako dula ko sang makita nga malain kay Gibo. Pero hambal sang iban, malain siya tungod kay Under siya kay Gloria. Pero mahambal ko lang, hindi po sila mo ni Under kasi sa katawo malain ka na. Kasi si Gibo, aras siya sa National Defense, si Gloria ang presidente. So ang diferensya, katakos ang diferensya dahil hindi tungod ni Under sa imo.
larihon na kamatanan. So, I hope kwaon tang stereotyping, kag ang crab mentality, no? Kwaon tang natin kung amuna batasan ta, hindi magunlad ng Pilipinas. Kag kung i-check naman nato ng ilang nga educational background, si Noy Noy, nagtuon sa Ateneo de Manila, si Villar naman niya, nagtuon sa UP. Kag si Gibo, nagtuon sa Xavier University, sa De La Salle University, sa UP, kag sa Harvard. Amuna nga ako magsabat si Gibo sa mga pamangkot, tantawin niyo ba sa mga forum nila, no? Nga kung tulupado mo datang nga presidential candidate, wala ako nagkakakibot kung nga amayo siya magsabat, may tinunaan siya, may puturo, no? Kag salamatian ko, most sa mga sentralyan na gusuporta kay Gibo, no? Kag I hope, hindi lang mga sentralyan, I hope mga taga West, mga taga UP Visayas, mga taga San Ag, mga taga Doctors, mga taga St. Paul, sa WIT, kag sa tangang eskwilahan, aside from that, talagang yung estudyante, no? Kung wala pa ka mong kaparistro, like I said earlier, paristro ng musubong para hindi na kamo magpila sa kalba-laba, ng lapit ka ng eleksyon, para sa dyan kita tanan, okay? Kaya tanay na lang ito sa mga presinto. So, muna mabaho sa tanan. Bangon Pilipinas, vote wisely, halong kamo, and babush! Si Gibo Chodoro ini. Harapin ang hamon ng pag-asa. Ang paglupad sang isa ka nasyon, wala ginapaagi sa puro hambal lang. Nagakinahanglan sang ikasarang, sang determinasyon, kag pag-ululugyon. Ang paglupad sang isa ka nasyon, hindi maangkon sa damgo kagahandum lang. Nagakinahanglan sang inisyatibo, pagpanikasog, kinahanglan may hinimuan. Ang gusto maglupad, kinahanglan may kusog, nakahibalo sang padulungan. Kagwala nagapabaya, may kaugalingon nga direksyon, kagwala nagapaanod sa huyop sang hangin. Kinahanglan may kinaadman, kagkaalam. Sa pananaw ko, madugay na nga gusto naton maglupad. Sa akon pananaw, ready for takeoff na kita. Si Gibo Chodoro ini, ang Secretary of National Defense sang una, Congressman sang una, na testingan na nga piloto, forever nga Pilipino. Handa nga maglupad, kaupod ninyo. Gibo, sabay tayong lumipad! Paid by the friends of Gibo Chodoro.